Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahala sa gabing marinig. Ikaw ang aking... Tuluyan na kayang hindi mapagbigyan ni Cardo si Annalyn? Ano ang pinapahiwatig ni Eric kay Giselle? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, pagkalabas ni Annalyn ng meeting room ay agad naman kinausap ni Doc Enrique si Carlos kung bakit ayaw niyang pirmahan ang memo na kasama si Annalyn papuntang Japan. Sinabihan ni Doc Enrique si Carlos na with all due respect, Doc Benitez, Dr. Santos deserved a slot to Japan. Kayo na rin ang nagsabi na nirecommend siya ng Neurosurgeon Department at hindi may kakaila na isa siya sa pinakamagaling na neurosurgeon ng East Ridge. Alam mo Doc Carlos, ayaw kong isipin na pinag-iinitan niyo si Annalyn, ang anak ng asawa mo. Habang si Carlos naman ay napatingin kay Doc Enriquez, sabi ni Carlos na hindi ko pinipersonal si Annalyn, I always practice fairness in this hospital. Alam mo yan. Ang sa akin lang naman, ayaw kong isipin ng buong department na binibigyan ko ng special treatment o special favor si Annalyn at pinoprotektahan ko lang siya at ayaw ko na napag-isipan nila si Dr. Santos na nakukuha niya ang opportunities na to dahil sa stepdaughter ko siya. Dapat niyang paghirapan ito. Napabuntong hininga naman si Doc Enriquez sa mga sinabi ni Carlos at sinabi niya na naiintindihan ko. At sinabihan na ni Carlos na pumunta na si Doc Enriquez sa conference room at susunod na lang siya. Agad naman sinunod ni Doc Enriquez si Carlos at lumabas na ito. Naiwan si Carlos at naninindigan pa din siya na hindi niya bibigyan ng slot si Annalyn kahit na isa siya sa narecommend na ipadala sa Japan. Samantala, dahil sa inis ni Annalyn ay pinayuhan naman ni Doc Rindon si Annalyn na huwag ding problemahin ang hindi pagpirma ni Carlos sa recommendation. Ang dapat niyang gawin ay ipakita niya kay Carlos na deserve niya ang spot dun sa papuntang Japan. At alam ko na isa ka sa pinakamagaling na neurosurgeon, hindi lang dito kundi sa buong bansa. At bilang young genius ay huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Kung hinahanapan ka ng word, edi ipakita mo ang talent mo o skills mo. Alam mo, alam kong punong-puno ka nun. Napaisip si Annalyn sa sinabi ni Doc Rindon. Ipapakita niya kay Carlos na worth it siya na makapunta ng Japan. At pinasalamatan niya ito dahil nakinig si Annalyn sa payo ni Doc Rindon. Sabi ni Annalyn na tama kayo, ipapakita ko sa kanya na kaya ko. Gagawin niya ang lahat para makita ni Carlos ang halaga niya. Ngumiti naman si Doc Rindon. Samantala sa Apex sa office ni Giselle, kinausap siya ni Eric pagkalis ni Robert. Sabi ni Eric kay Giselle na mukhang pinagdududahan ako ng kapatid mo sa kakayahan ko na magpatakbo ng isang departamento. Hindi niya ata gusto na pag-appoint mo sa akin bilang isang VP of Finance ng Apex. Sabi ni Giselle na huwag mo nalang pansinin ang kapatid ko, total ako naman ang naglagay sa iyo sa posisyon mo at umaasa ako na matutulungan mo ang Apex. Sabi ni Eric kay Giselle na huwag kang mag-alala at gagawin ko ang lahat na makakaya ko para maayos ang Apex. Sabi ni Eric na alam mo pagdating sa business decision, hindi ka nagkakamali. Mahusay ka dun eh, kaya lang pagdating sa personal decision mo, medyo mahina ka dun. Alam ni Giselle ang gustong ipahiwatig ni Eric sa kanya, ang tungkol kay Justin, ang pag-agaran niyang desisyon na maipasok sila sa Apex. Sabi ni Giselle na ginagawa ko to para sa anak ko, upang makabawi ako sa kanya sa mga panahon na hindi ko siya nakasama, at pagkakataon ko na itong maiparamdam sa anak ko na mahal ko si Justin, at sana maayos na namin ang problema at mapatawad na niya ako sa nagawa ko sa kanya. Napapangiti naman si Eric sa mga sinabi ni Giselle dahil alam niya na hindi siya mapapatawad ni Justin kahit na ipinasok niya ito sa Apex dahil isa sa pinag-usapan nilang mag-ama ay ang hindi patawarin ni Justin si Giselle. Ang hindi alam ni Giselle na kahit pa binigyan niya ng mataas na posisyon ang anak niya ay hindi pa din siya ito mapapatawad sa ginawa niya. Sana nga ay hindi nagkamali si Giselle sa pagpasok niya sa mag-amang Justin at Eric sa Apex. Dahil kapag may ginawa ang mag-ama na hindi maganda at maging dahilan ng pagbagsak ng Apex, ay sigurado na ikagagalit ito ni Ben dahil sa mali niyang desisyon. Samantala, pagkalabas ni Carlos ng conference room ay biglang tumunog ang telepono niya at nakita niya na tumatawag si Zoe. Kaya agad siyang lumabas para sagutin niya ito. Sabi ni Zoe na, "Kamusta dad dyan? May balita na ba kay Lolo? Gising na ba siya? Dahil gustong gusto ko na sanang umuwi ng Pilipinas dahil nabalitaan ko na naandyan na pala yung anak ni Tita Giselle."
Sabi ni Carlos na oo, nagkita na sila ng anak niya at kasama din ang tatay niya. Ipinag-alala naman ito ni Zoe dahil baka hindi niya ito makasundo tulad ni Annalyn kapag pumasok na siya sa Apex. Sabi ni Carlos na huwag na muna kayong umuwi dito hanggang hindi pa nagigising si Sir Pepe. Madadamay ka sa mga ginagawa ng mami mo. Paano kapag nagising si Sir Pepe? Kaya mas maigi na huwag na muna kayong umuwi dito dahil magiging malaking gulo kapag nalaman nila ang katotohanan. Ikinagalit naman ito ng Zoe at sinabihan niya si Carlos na alam ko, na we're done, we're doomed. Kahit naman nandito ako ay hindi pa din ako pinatatahimik ni Lolo at ayaw niya akong tigilan. Alam ni Carlos na kapag galit na si Zoe ay wala na siyang magawa. Kaya naitanong ni Carlos kung nasaan si Moira dahil may sasabihin siya dito. Sabi ni Zoe na wala siya dito at hindi ko siya kasama. Maya-maya ay nagpaalam na si Carlos dahil may gagawin pa siyang operasyon at ibinabana ni Zoe ang tawag niya. Samantala, sa Apex, nag-ikot-ikot si Justin sa hallway na makarating ito sa information desk ng mga nurse at naroon si Nurse Kaven at Nurse Ivan, nakababalik pa lang sa trabaho. Nakita sila ni Justin at nilapitan sila nito at binati. Sabi ni Justin na gusto ko lang ipamiliarize dito sa lugar niyo kasi mukhang matagal-tagal pa tayong magkakasama. Habang nakatingin at nakikinig lang ang mga staff nurse, maya-maya ay sinadya ni Justin na ihulog ang isang box sa ibabaw ng information table at sinabi na, "Sorry, pwede niyo bang pulutin ito?" Habang sina Nurse Ivan at Nurse Karen ay nagpipigil lang sa inis nila kay Justin. Pinulot naman ito ng dalawa at inayos. Nagpasalamat naman si Justin at umalis na ito. Pagkalis ni Justin ay galit na sinabi ng dalawa na mukha may bago tayong kontrabida dito sa Apex. Nawala nga si Zoe pero ngayon may pumalit naman. Sabi ni Nurse Karen na kung hindi ka lang anak ni Ma'am Giselle, ay papatulang ko talaga yan. Pinigilan naman ito ni Nurse Ivan. Habang papalayo si Justin ay tinitingnan nila ito. Nagsisimula na ba na ipakita ni Justin ang tunay niyang ugali? Samantala sa East Ridge, dahil sa gustong patunayan ni Annalyn kay Doc Carlos na karapat dapat siya na ipadala sa Japan, kaya ipapakita niya kay Carlos ang galing niya tulad ng sinabi sa kanya ni Doc Lindor. Papasok na sana ang dalawa na si Annalyn at Doc Lindon sa OR. Dahil ang alam nila ay mag-a-assist sila kay Doc Carlos sa isang operation. Nambidya silang hinarang ng isang nurse at sinabihan sila na Doc Javier and Doc Toro Santos you need to scrub out. Ikinagulat naman ito ni Annalyn kung bakit hindi sila pinayagan na makapasok sa OR. Sabi ni Annalyn na, "Bakit po?" Sabi ng nurse na yan ang request ni Dr. Benitez na huwag kayong mag-assist sa kanya. Nagkatingin na naman si Annalyn at Doc Lindon dahil wala silang kaalam-alam sa naging desisyon ni Carlos. Mas lalong lumakas ang gutob ni Annalyn na masyado siyang pinipersonal ni Carlos ang dahil lang nalaman niya na may balak siyang lumipat sa Apex kaya hinahadlaga ni Carlos ang lahat. Gustuin man ni Annalyn na ipakita kay Carlos na deserve niya na maipadala sa Japan. Subalit kung ayaw talaga ni Carlos ay wala siyang magagawa. Galit na umalis si Annalyn habang nakasunod naman sa kanya si Doc Lindon. Kinausap ni Doc Lindon si Annalyn na huwag ka munang magalit kay Doc Carlos, baka may iba siyang dahilan kung bakit hindi niya tayo pinag-assist sa kanya. Naiiyak na lang si Annalyn sa sama ng loob niya kay Carlos. Bakit hinahadlangan ni Carlos si Annalyn? Babalik na ba ng Pilipinas si Zoe? Magkakasundo kaya ni Justin ang mga staff ng Apex? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.